Yes po, muli po isang magandang-magandang araw na naman sa ating lahat. At ang content ko po sa araw na ito ay napakasaya po ni Kuya Sring. Dahil nag-ahaba pong habang naghahanap po ako ng mga kahalintulad na error ng aking inverted na 5 pesos na nabili para patunayan na mayroong mga ganyang klase ng error, ay napakaswerte ko po at dahil meron po akong nakita na matagal ko na pong inahanap. At yan po ang aking ibabahagi sa inyo sa araw na ito. Siyempre, ako po muna ay magpapasalamat o muling nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa aking mga content. Ganun din po ang aking pag-aanyaya sa lahat po ng napadaan lamang sa channel na ito na kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe at pakiklik na rin po ang notification bell para po sa update ng aking mga bagong videos na i-upload. At yes po, ang content ko po sa araw na ito mga ka-coiners ay para po sa mga 1 cent Canada. Na-picture ko na po ito, kaya lang ay sabi ko nga wala po akong reference kung ito po ba talaga ay error or kung meron po ba nakahalin tulad niya na nakita sa mga baryang tinutukoy po natin na mga Queen Elizabeth II 1 cent. May iba't ibang year po ang mga hawak ko mga ka-coiners. Meron din po na mga key dates sa mga yan. At iba't ibang portrait po ni Queen Elizabeth II ang nandyan po sa mga baryang yan. Mula po sa first portrait hanggang sa fourth portrait kung hindi po tayo nagkakamali. At ang aking ipinapakitang yan mga ka-coiners ay mga 1 cent po na may year 2000. Yes po, kung makikita lamang sana ninyo, year 2000 po ang mga baryang yan na Queen Elizabeth II na 1 cent ng Canada. At ito po ang highlights mga ka-coiners. Ito po ay year 2000, 1 cent ng Canada. At siya po ay gawa po sa silver. Year 2000 din po ang mga yan, kaparehas po ng hawak nating ito, pati ang portrait at ang year or kung ano man po ang nandyan sa baryang mga yan na 2000 ang taon ay parehong pareho po ng hawak natin, bagamat magkaiba po ang metal composition. So meron po akong nakita mga ka-coiners na kagaya po ng ating hawak na barya na iba po ang metal composition. At ayon po sa ating napanood na isang batang bata at napaka-legit po na coin blogger at ang napakabata po nito at napakasikat, parang coach collectible siyata ang channel niya. So ito po mga ka-coiners, bagamat hindi po kasing taon ng hawak natin na year 2000 na 1 cent, parehas na parehas po sila mga ka-coiners at ang taon po nito ay 1982. At ayon po sa nag-vlog nito, ito po ay naibenta sa halagang $4,000. At syempre po sigurado graded po ang baryeng ito, kaya naibenta sa mataas na halaga. At ang hawak po natin ay raw coins lamang. At hindi ko naman po inaasahan na ganoon din po ang magiging presyo ng hawak natin. At unang-una po ay wala po tayong balak na ito po ay ibenta. At siyempre po tuwang-tuwa at masaya po tayo kung may kahalintulad po na hawak natin ay mayroon po palang presyo na mataas-taas. Hindi man nga po natin maibenta sa ganung presyo. Yes po, para na rin tayong mayroong ganoong kalaking halaga bilang isang kolektor. Halos ilang beses ko na rin po na nagawan ng content ang baryang ito at medyo pahirapan din po kasi nahihirapan po tayong i-content ito. Unang-una ay wala nga tayong referensya na meron nga pong ganitong klase ng barya na nagkaroon ng mataas na halaga. At yan nga po, bagamat hindi po niya kaparehas ng taon, ay parehong pareho naman po yung kanilang pagkaka-error. At yan nga po ay sinasabing mule coin. Yes po, mule coin daw po yan mga ka-coiners. At yan po ay 1 cent na na-extra po para sa 10 centavos po na planchet. So
Siguro po kung kayo po ay mayroon din kahalit tulad ng hawak natin ay i-postpone ninyo mga coiners sa for errors only. At kung inyo po yung ibinibenta, siyempre po mas maigi kung mayroon po kayong access sa mga tinatawag po ng mga selling platform. Dahil mas magiging mataas po ang presyo niyan kung mayroon man kayo. At marami po yung maienganyo siguradong mga foreign collectors na maaring nakapanood kay Coach Collectibles, or maaaring si Coach Collectibles mismo po kapag napanood na meron kayong ganyan ay baka po magka-interest po. At lagi lamang po nating iisipin mga ka-coiners na ang mga graded coin po, yes po, mga graded coin po ay napakalayo po ng ang presyo sa mga raw coin. Pag sinabing raw coin po, ayan po yung ating hawak ay raw coin, na ang ibig po sabihin na yan po ay hindi graded at hindi po authenticate yan ng mga eksperto. At yung mga graded naman po, yes nga po, authenticated po yan. At yan po ay sunuri, pinag-aralan po ng mga talagang mayroon po kinalaman sa mga barya, lalo-lalo na po sa mga error. At sila po ang nagbibigay ng grad dyan. At kung ano man po ang maging grado niyan ay nilalapatan po din nila ng presyo at dollars po. Siyempre dollars ang ilalapat na presyo po sa mga graded coins na ating maipapagrade kung kaya po natin. At yun nga po, binabalak ko nga po na ipagrade sana. Nakausap ko na po yung isang kaibigan na may access po para sa mga pagpapagrade na iyan. Ay candidate po ang hawak ko pong dalawang baryang ito para ipagrade. At yun nga lang po ay napakataas po. Medyo malaki-laking halaga po ang pagpapagrade po bawat isang piraso po ng mga coins. At ayon po sa isang kaibigan ay hindi po bababa sa 10 piraso po ang allowed na para makapagpagrade po ang isang miyembro po ng mga grading companies. Yes po, tanging mga miyembro lamang po nila ang pwedeng magpa-grade. So, siyempre may mga juices yan po na binabayaran. Kaya nga po kapag sila po ay nagpa-grade at naging maganda ang resulta, ano man po ang kanilang ipinagrado, ay tiyak po na sulit naman yung kanilang mga binabayad. At ang isang kagandahan pa po nito mga ka-coiners, kapag tayo po ay nakapagpa-grade, bagamat hindi man tayo po miyembro, kung yung pinakiusapan po natin ay member naman. So kung magkakaroon po ng pa-auction saan mang lugar ay pwede pong ipa-auction yung hawak natin, lalong-lalo na siyempre kung yan po ay authenticated at original.